Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Pangatlong exception. Walang kaso ang mga abogado ng pamahalaan laban sa kliyente ng abogado. Yung pangalan lang ng kliyente ang magsisilbing missing link na siyang bubuo ng dugtong-dugtong ng mga testimonyong kailangan para mahatulang nagkasala ng krimen ang isang tao. Hindi lang yung kliyente, kundi individual, kahit sino. Sa ganong kaso, sakop ng pribilehiyo yung pangalan ng kliyente. Lihim yun. Hindi pwedeng ibunyag. Ayan na. Pag-uusapan na natin ang kaso ng Baird laban kay Kerner. Sumangguni ang mga taga-tuos o tenedor de libros? Oo, may sali ng accountant sa wikang sariling atin. Mas gusto ko yung taga-tuos. Sumangguni ang mga taga-tuos at ang abogado ng hindi pinangalan ng taxpayer sa isa pang abogado. Abogadoception? We have to go deeper. Sumangguni sila sa abogado, si Baird, tungkol sa mga maaaring gawin ng mga taxpayer kung sakaling sampahan sila ng kasong kriminal ng IRS, muli BIR ng US. Lumalabas na maaaring hindi naman tama ang mga return tax documents ng mga taxpayer at kulang ang buwis na inulat nila doon. Hindi sigurado ang mga kliyente kung nilabag nga ba nila ang mga batas tungkol sa buwis. Batas buwis. Tax evasion, in short. Humingi sila ng payo kay Baird tungkol sa ano ang pwedeng mangyari kung lumabag nga sila? Wala pang investigasyon noon ang IRS. Binigay ng abogado ng mga taxpayer kay Baird ang bayad para sa kanyang payo at halagang 12,706 dolyar at 85 cents. Hindi sentimo, hindi ito piso. Pinadala ni Baird ang cheque na may parehong halaga sa IRS. Kalaki pang paliwanag. Pero hindi niya pinangalanan ang mga kliyente. Inutos ng IRS na pangalanan ni Baird ang mga abogado, taga-tuos at iba pang mga kliyente. Tumanggi si Baird dahil di umano, hindi niya alam ang pangalan ng mga kliyente. Hindi rin niya pinangalanan ang mga abogado at mga taga-tuos dahil sakop ito ng pribilehiyo ng Lihim. Naghain ng petisyon para ipatupad ang utos summons ng IRS. Tandaan niyo yan ha, summons. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Baird, hinatulan siyang nagkasala ng civil contempt. Sumang-ayon kay Baird ang pangsyam na circuit na korte ng apela. Binigyang diin ng korte ang exception na Lihim ang pangalan ng kliyente kung masyadong marami na ang nabunyag tungkol sa legal na serbisyo para sa kanya na kung ibubunyag din ang kanyang pagkakakilanlan, posible siyang imbestigahan at panagutin ng mga ahensya ng pamahalaan. Ayon sa korte, swak sa exception
yung mga pangyayari sa kasong ito. Nakatanggap ng pera ang pamahalaan na mula sa mga taong umamin na hindi sapat ang binayad nilang buwis sa kita, income tax, para sa isa o ilang taon. May silbi ang mga pangalan ng mga kliyente sa pamahalaan para lang sa isang dahilan. Para tukuyin kung sinong mga taxpayer ang nagkulang ng bayad. Para masuri ang mga tala o record sa taon o mga taong iyon. Pinapakita ng kusang pagbabayad ang pakiramdam na nagkasala sila ng hindi pagbayad ng buwis. Tawag dito sa atin tax evasion. Kung criminal guilt, paglabag sa batas na kriminal. Kung criminal guilt yun, hindi isiniwalat. Pero yun, yung pangalan ng kliyente, yun ang maaaring maging missing link na siyang bubuo ng dugtong-dugtong na mga testimonyong kailangan para mahatulang nagkasala ang isang tao ng krimeng federal pambansa sa Estados Unidos. Yung pagbayad ng kusa at yung pakiramdam na nagkasala. Sigurado, iyon ang dahilan kung bakit sumangguni sila sa abogado dito, si Baird. Para malaman kung ano ang dapat na gawin. Meron pang mga sitwasyon na maaaring ituring na exception sa general rule na hindi lihim ang pangalan o pagkakakilanlan ng kliyente. Halimbawa, sakop ng pribilehiyo, ng lihim, ang laman ng anumang komunikasyon ng kliyente kung may kaugnayan ito sa paksa ng problemang legal na dahilan para humingi ang kliyente ng tulong legal. Isa pa, kung binunyag na dati yung kalikasan, katangian ng ugnayang abogado at kliyente, at yung pagkakakilanlan ang binabalak na manatiling lihim, sakop ng pribilehiyo ang pagkakakilanlan ng kliyente. Dahil kung ibubunyag na yon, binunyag na ang buong transaksyon ng dalawa. Wala nang lihim. Bilang buod, maaaring sakop ng pribilehiyo ang pagkakakilanlan ng kliyente. Kung mahalaga yung pangalan mismo, na kung ibubunyag yon, malalantad yung impormasyong pinagkatiwala sa kanya ng kliyente. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.